For me, homework is the most important activity sa loob ng classroom. Bakit ko nasabing homework or assignment? Because we spend more time thinking at home without the help of our teachers, without the help of our subject teachers. We learn how to be independent. We learn how to stand on our own. Sa assignment at homework, talagang natututo ka kung paano gumalaw. Okay, wala yung teacher mo, wala kang pagtatanungan, sariling sikap mo lang, ano? Totoo lang, kulang na kulang yung oras natin para pag-aralan ang maraming subjects na yan sa isang araw. Ito usapan lang, ano? Tayong dalawa lang ang nag-uusap dito, ano? Ano ba kasi yung learning style mo? Paano ka ba nag-aaral? Ano ba yung mga ginagawa mo after class? Ano ba yung mga paraan mo ng pag-review? So, kailangan malaman mo yan. Kailangan din, alamin mo rin yung kahinaan mo pagdating sa pag-aaral. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, mag-uusap tayong dalawa. Kung ano ba yung kahalagahan ng pag-aaral, ano ba yung kahalagahan ng homework, advanced study, reading, lahat yan. Pwedeng hindi mo panoorin, pwede mo namang skip na lang, pero sabi nga sa'yo, matututo ka ngayong araw na to. Halimbawa, meron tayong assignment or homework, binigyan tayo ng iuuwing gawain, ano? Alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Sa elementary, we have 8 subjects, no? More than 8 subjects pa nga eh. Lalong-lalo na sa MAPE, Music, Arts, PE, Health. Kung lilimiin natin, may tinatawag tayong major subjects. Ito yung sabi nila, mas magagamit daw sa buhay. Sa high school, meron tayong maraming subjects din, ano? Sa college din, binubuo ng mga units. Marami din tayong mga areas dyan, ano? So ikaw, bilang isang mag-aaral, bilang isang estudyante, I'm talking about everybody, no? Kapag binigyan ka ng homework, one by one lang, hindi naman sabay-sabay. For example, this week is English muna. Okay, pag-aralan mo yung lessons na to, ano ba yung mga dapat pang mas basahin patungkol dito, yung related dito. For example, noun. An English noun. Kapag pinag-aralan mo yung definition ng noun, kakabisaduhin mo yan, di ba? Kasi itatanungan yung teacher mo o guro. So, pwede ka mag-advance reading. Because teachers give what you want. And then, ikaw nilang bahala kung mag-advance reading ka, pag-aaralan mo ito, o babaliwalain mo lang. So, yun yung kahalagahan ng homework or assignment, ano? Tungkol sa loob ng classroom, ano? Totoo lang, kulang na kulang yung oras natin para pag-aralan ang maraming subjects na yan sa isang araw. Hinati-hati yan sa oras, eh. So, hati-hati, may schedule. Meaning to say, bitin na bitin yung oras sa classroom para pag-aralan mo yung mga subjects at yung mga components ng mga subjects na ito, no? Kaya may homework, ito ang nagtuturo sa atin upang mas maging mahusay pa. Sa assignment at homework, talagang natututo ka kung paano gumalaw. Okay, wala yung teacher mo, wala kang pagtatanungan, sariling sikap mo lang, ano? Ito, napansin ko, no? Karamihan sa ating mga mag-aaral mula elementary hanggang college, ano? Ang nangyayari, kumukuha sila ng tutor. Okay, yung tutor, ang ginagawa, sila yung nagsasagot nung mga skill books, yung mga questions na assignment ng bata or homework. Kumbaga, minsan mga magulang pa nga ang sumasagot eh. So hindi natin alam, napakahalaga na yung mga mag-aaral ang magsisikap na sagutin yung mga katanungan or yung mga assignment nila, no? Kasi pinag-aralan nila ito eh. Napag-aralan nila ito sa school. So now it's the time for them to do their job, no? Alone. Maestro Bino Lessons. Maestro Bino Lessons.